Hello everyone, ito pala ang Brainsout. In this video, tayo ay mag-uusap tungkol sa pag-start ng clothing line business, pero ito ay based lamang sa aking experience. Then, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga options para makagawa ka ng mga t-shirts na ibibenta mo. Tara! Para makapag-umpisa ng iyong clothing business, meron akong inyandang steps para sa'yo. Tara, umpisa na natin! First ay ang visualization or concept na ilalabas ng clothing natin. For example, na-imagine natin na ang designs na lalabas ay tungkol sa happy, simple life o sa Tagalog, masaya at simpleng buhay. Siguro, ang mga designs na pwedeng examples nito ay yung mga camping life designs, mga gubat na designs, mga chill looks na designs, or like yung kay Gio Ong. Nandito kasi yung nag-uumpisa ang lahat, ang iyong pangarap at mga ideas mo. Mas maganda na din na merong sinasabing mensahe at storya ang konsepto ng isang clothing. Okay, second ay ang clothing name. Dahil meron ka ng gustong looks or concept sa clothing mo, tayo ay mag-iisip na ng pangalan. For naming, magandang pagbasihan ay ang designs na gusto mo or pagkatao mo na nagmamatch sa'yo at sa designs mo or something related sa mensahe ng clothing mo. Sorry pero hindi na ako makapagbigay ng example ng names dahil mahirap talaga ito at dapat pinag-iisipan ito ng maigi. Siyempre, hindi mawawala na dapat ang name ay talaga namang catchy sa tao or mabilisang matatandaan at nag-i-stand out sa iba. Pangatlo, hire a graphic artist or illustrator designer or any equivalent person na magagawa ng logo, designs, at any related na graphics ng clothing mo. Ang mga taong ito ang magbibigay ng itsura at buhay sa iyong clothing. Sobrang napakahalaga nila sa buhay ng clothing business, kaya dapat pumili ng magaling. Mag-iingat lang po sa pag-hire ng designer sa online dahil marami ngayon ang nang-i-scam lang. Suriing maigi ang profile ng napupusuan mong designer. Mas maigi na humingi ng link ng kanilang portfolio para masuri ng malalim pa. Isa pa, mas magandang marunong nag-drawing ang designer dahil original lagi ang iyong design. Fourth, options for printing the designs or mga pagpipilian para mag-print ng designs. Paalala, dalawang options lang mabibigay namin dahil ito pa lang ang aming experience na merong magandang print sa shirt. Una, silkscreen printing. Ito ang pinakaginagamit ng halos lahat ng magagandang clothing line businesses ngayon. Iba kasi ang quality na nagagawa nito at sobrang subok na. Ito rin ang pinili ng Brainsout Clothing bago pa mag-umpisa ang lahat. Pangalawa, DTF or Direct to Film. Ito ang pag-print ng design sa isang film at i-heat press sa shirt. Ganun lang siya kadali. Pero syempre, hindi ito same quality ng silkscreen printing. Ito yung kadalasang nakikita natin sa Facebook ng mga commercial or ads na t-shirts na for sale na merong mga anime prints or general prints or any pop culture prints. Yung maraming designs na in-offer, yun sila. Ang pinaka nire-recommend namin ay ang silkscreen printing dahil sa quality at tibay ng print nito. Fifth, ay ang tela na gagamitin. Napaka-importante nito dahil isa ito sa tinitingnan ng mga buyers. Ang ganda at quality ng tela na ginagamit ng clothing mo ay magbibigay edge sa ibang clothings. Ito naman ang mga listahan ng mga ginagamit ngayon sa industriya ng mga tela. Yung wala sa list, sorry, hindi ko pa na-experience. Okay, sa unang-una, ang Gildan na brand. Lagi silang 100% cotton or hindi ko pa alam kung meron silang cotton poly. Pangalawa, Fruit of the Loom. 100% cotton din ang mga ginagamit nila dyan. Pangatlo, yung custom CVC fabric. Ang CVC fabric po ay halo ng cotton at polyester. So kapag cotton polyester ang tawag,
mas mataas ang percentage ng cotton versus sa polyester. Kaya cotton-polyester blend ang tawag sa kanya. Kabaliktaran naman, pag poly-cotton blend ang tawag, mas mataas ang polyester. For example, 80% cotton, 20% poly, or 80% poly, 20% cotton. Sa mga pre-built or gawa ng shirts na katulad ng Gildan at Fruit of the Loom, medyo mataas ang overhead cost mo. Gawa ng ito ay binibili ng per piece, pero syempre mas mura kung bulk orders. Hindi ko lang masabi ang current price at kaya na lang mag-search sa Lazada or Shopee or sa Divisoria kasi pwede itong magbago-bago every year. Sa custom naman tayo, halos lahat ng napapansin kong magagandang clothing ay talaga namang nagpapa-customize sila ng t-shirts dahil para naman talaga ito sa customers nila. At syempre, may konting identity ng brand. Syempre, hindi mawawala sa customization ng shirts is yung mga sukat sa bawat parte ng isang t-shirt katulad ng sleeves nito, yung length, yung width nito, at kung ano-ano pa. Mas mura din ito kung bulto-bulto ang ipapagawa mo sa manufacturer, syempre. At di hamak na mas mura kaysa sa bulto-bulto na Gildan or Fruit of the Loom or any t-shirt. Meron namang tinatawag na cut and sew na serbisyo na kung saan sila ang lahat-lahat na tulad ng tela, cut at tahi ng t-shirt mo. Pwedeng mag-search sa Facebook na cut and sew na service sa isang business para malaman ang presyo per shirt. Pero ito ay mas mahal syempre dahil sa patong ng service nila. Para makamura ka, kung gusto mo ng custom shirt, bumili na lang ng CVC fabric at tanungin ang seller sa preference mo kung gaano kakapal ang gusto mo. Pero mas madaling malaman ang kapal gamit ang GSM. Katulad ng Gildan na nasa around 190 GSM. Kaya pinagbasihan natin itong kapal ng Gildan dahil magiging preference mo to sa kapal. Tapos, dalhin sa patahian na nagsiservice ng t-shirt cut and sew at may pag-usap kung anong gusto mong setup sa isang t-shirt. 6 o pang-anim ang materyales. Buying the printing materials or let a printing business do it for you. Magbibigay ako ng pros and cons dito pero para lamang sa silkscreen materials kasi hindi ko pa sure ang sa DTF. Start tayo sa pagbili ng sariling materyales. Pros: printing unlimited shirts without spending too much. Next, you will learn the process of printing, lamang ang may alam. Next, you can use your material as printing service or kumbaga, may clothing line ka na, meron ka pang silkscreen printing business. Next, mas malaki ang margin na kita mo versus sa capital per shirt. Kumbaga, ang shirt mo at print ay magkakahalaga ng 250 pesos at maibenta mo ng 500 pesos. Kikita ka ng 100%. Cons: malaking pera ang ilalabas dito. Sunod, pwesto kung saan isi-setup ang printing. Sunod, marami kang pag-aaralan. Next, maraming beses kang mag-e-ensayo sa pag-print. At last, isang design lang bawat production mo dahil maliit pa lamang ang pwesto. Pero pag malaki na ang pwesto mo, for sure pwede kang mag 2 designs or 3 designs sa isang trabaho. Next, ang ipaprint sa iba, pros and cons. Pros: una, walang pagod, labas ka lang ng pera. Sunod, kung sa magagaling na printing service ka mapunta, quality ang print nito at ang other services nila. Ito ang ginagawa ng ibang clothing line katulad ng Team Payaman Clothing. Next, pwedeng meron ng kasamang t-shirts at etiketa ang iyong order sa isang printing shop. Meron din silang kadalasang custom shirt at talaga namang magugustuhan mo ito. Cons: mas mahal ang cost mo per shirt. For example, ang print charge sa'yo
na kasama ang t-shirt ay 400 pesos at ibibenta mo sa halagang 500 pesos. So, ang kikitain mo lamang ay 100 pesos na lang. Next, pwede namang ibenta ng 700 pesos pero syempre sobrang mahal pa ito bilang nag-uumpisa pa lang sa clothing line. Disclaimer po, nasa sa inyo po ang desisyon sa diskarte na ito. Next, pwede kang mascam. At ito ay talaga namang talamak ngayon, lalo na sa internet. At syempre, mag-ingat ka lang. Pwede ka ring ma-delay ng 1 or 2 months dahil sa sobrang busy ng printing shop. Next, pwede ring punong-puno ang favorite mong printing shop at mapipilitan ka magpagawa sa iba at pwede ulit pumasok ang scams or delays. Kung nakapili ka na ng diskarte para sa printing ng clothing business mo, puntungo na tayo sa etiketa at packaging. Seventh or ikapito ay ang etiketa. Ang etiketa ay napakamahalagang materyales sa t-shirt mo dahil ito ay magbibigay ng extra design at authenticity sa iyong brand. Ito ang mga materyales sa etiketa na ginagamit sa clothing ngayon. Disclaimer, ito lang ay base sa aking experience. Una, woven label. Parang paghabi ito ng makina para makagawa ng isang label. Sobrang quality talaga nito at ito talaga ang ginagamit ng most clothing ngayon. Next, sublimation label. Ginagamitan ito ng printer para mag-print tapos ililipat sa tela yung print gamit ang heat press at gugupitin ito into sizes of labels. Pwede pong manood sa YouTube nito. Ang mga materyales na ginagamitan ng sublimation kadalasan ay satin ribbon, cross grain ribbon, at micro twill sublimate. Pwedeng mag-DIY at bumili ng printer para dito. Mag-research lang bago gawin. Manood sa YouTube ng mga etiketa, sublimation, para mas malaman nyo pa. Recommended namin ay woven label para sa etiketa at para talagang premium ang datingan ng iyong clothing. Ang woven din pala ay minsang 1,000 pieces ang minimum order pero okay lang naman kung pang matagalan mo ito gagamitin. Kung magtitipid naman ay pwede na ang gross grain ribbon o micro twill sublimate as materials for your t-shirt, labels, or etiketa. Pwedeng magtanong sa mga services ng etiketa kung ano-anong mga sizes dapat na ipapagawa mo. Mag-search lamang sa Facebook sa mga offers na ganito. Pero dapat mag-ingat sa mga scammers. Ang mga labels sa shirts ay sleeve label, bottom label, at size label. Next, sa packaging naman tayo. Pwede kayong gumamit ng regular plastics or ziplock with print para mas maangas or yung corrugated box with print para naman mas malupit. Nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyo. Okay, pumunta na tayo sa sunod. 8 or ikawalo, ang freebies. Kadalasang freebies ay ang mga stickers. Pwedeng sticker hang tag para meron ka ng hang tag at meron ka na rin sticker. Pwede rin ibang gamit na gimmick para ikakasaya ng mga customers. Ang huli ay ang social media platforms at e-commerce platforms. Siyempre, hindi dapat mawawala ang mga ito kung tayo ay mag-uumpisa ng isang clothing business dahil halos ito na talaga ang gamit ng mga tao to order or to see the product. Una, create ng Facebook page, Instagram account, YouTube channel, TikTok channel, at kung ano-ano pang related dito. Itong mga ito talaga ang magdadala ng customers kahit saan ka pa mapunta. I-take advantage ang internet. Lahat halos ng tao ay gumagamit na ng social media. Next, create e-commerce accounts. Una sa Lazada, sunod sa Shopee. Or unahin mo ang Shopee, sunod ang Lazada. Basta dapat meron ka nito. These are totally free, libre. Pero gamitin ito ng wasto at tama. Ayun, nandito na tayo sa huli. Lahat na po yung sinabi ko ay base lamang sa experience ko as clothing line business. Hindi rin po ito ang pamantayan sa industriya ngayon, pero ito ay pagbabahagi ng kaalaman para sa nakararami. Sharing is caring. Salamat po.